Magandang gabi po sa lahat, sa bawat isa sa atin. Narito po tayo sa ating prayers, sa Arena Pills. Tayo po ay magpe-pray and worship. Amen po. Bago po tayo mag-praise and worship, tayo po muna ay mag-aral po. Pag-aralan natin, yung balikan natin, yung nakaraang topic po ng mga pastor natin. Ano po? Ito po yung tinuro ni Pastora Almira. Ito po yung Abundant Salvation for Faithful. Number 5 na po. Given a place near the throne. Revelation chapter 7, 14 to 15. Sabi nga, number 2 po si Pastora Giselle. Joy in the morning. Number 3 po si Pastor Sarcy. Ano po? Heavenly investments, heavenly savings, heavenly home, spiritual treasure, spiritual riches. Sabi nga po, we may be poor in the world, but we are rich in heaven. Amen po. Nakikita po ng Lord. Hindi po nasasayang yung pagtatanim natin. Amen po. Hindi po nasasayang yung pagpapagal natin sa gawain ng Panginoon. Amen po. Sa abasan ng Panginoon. May reward po. Sabi nga, tinuturo po ng ating mga pastor na hindi po nasasayang yung ating pagod o ating kinikontribute sa gawain ng Panginoon. Yun po ay may reward. Amen po. Dito po tayo, number 4 po, si Pastor JP, yung Acts chapter 18 verse 9. Ano po? Magpatuloy lang po tayo. Yun po ang tinuturo po ni Pastor JP kahapon. Narito po tayo sa topic natin, no? About prayer po. Ano po? Ang topic po natin ngayon ay prayer and petition. Amen po. Ano pong meaning ng prayer and petition? Prayer and petition. Sabi nga po, a request, supplication. A prayer for address by a person to supreme being something needed or desired. Amen po. Sabi nga po, prayer and petition, ay ibig sabihin po nito, huwag ka titigil sa pananalangin mo. Amen po. Yung request mo, yung huwag mo tigilan. Amen po. Yung sabi nga po dito sa Luke chapter 18 verse 1, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila ang dapat silang manalangin lagi at huwag manginawa. Amen po. Ano po ba yung manalangin lagi at huwag manginawa? Sabi nga po ay don't give up. Huwag kang bibigay. Huwag mong isusuko yung matagal mo nang pinapanalangin. Sabi nga po, stand firm. Sabi nga po ang Ephesians chapter 6 verse 13, sabi nga po, kaya't isuot ninyo ang baluti mula sa Diyos, sa gayon makatatagal kayo sa pakikipaglaban. Pagdating ng maraming araw na iyon at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay magiging matatag pa rin kayong nakatayo. Amen po. Ang sinasabi po dito, huwag po tayong manghinawa sa pananalangin. Amen po. Hindi po tao ang kalaban natin, kundi masamang espiritu. Amen po. Sabi nga po ay, sabi nga po sa Matthew 18:18, kung anong pakakawalan dito, sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang pahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Amen po. Alam mo naman po natin istorya nito ng sa Luke chapter 18. Ano po? Yung pong babaeng balo na siya po ay makulit. Sobra po siyang pabalik-balik doon sa judge. Ano po? Ang nangyari po ay humingi po siya ng katarungan. At yung pong judge na yun, ang tagal niya na po nilalapitan, hindi po siya pinagbibigyan. Kasi ang judge na po ito ay atheist. Wala pong Diyos na sinisino. Wala pong Diyos na wala po siyang pagkakilala sa Diyos. Amen po. Wala po siyang sinisino. At hindi po siya tumigil. Mapilit po talaga yung babaeng balo. Kinulit niya po yung hukom. Ano po? Ano pong nangyari? Nakulitan po sa kanya. Nakulitan po sa kanya yung hukom. At sa sobrang kulit po ng babaeng balo, siya po ay nabigyan ng katarungan ng hukom. Amen po. Ano pong natutunan natin dito?
sa sobrang mapilit yung babaeng balo, na naging masigasig siya. Yun po ang natutunan natin, maging masigasig po tayo. Huwag po tayong basta-basta susuko. Amen po. Lagi po tayong magbantay. Sabi nga po, watch and pray. At tayo po ay maging tagapagbantay sa ating pong pamilya, sa ating pong kapaligiran. Amen po. Sa church, mga kasamahan natin, sa simbahan. Amen po. Bantayan po natin sa prayer. Amen po. At ang kalaban po natin ay hindi basta-basta, mataas na ranggo. Amen po. Kaya nga po sabi, isuot natin ang baluti. Amen po. At ngayon po, nalalapit na po ang camp. Amen po. Maging handa po tayo. Desire po natin na makasama po tayo sa camp. Dahil kailangan po natin ng camp, mag-camp. Amen po. Makapag-fellowship. Magkakaroon po tayo ng gathering. Ngayon po. Amen po. Ipag-pray po natin na maging matagumpay ang panalangin, ang camp. Amen po. Yung lugar, pag-pray natin. Amen po. Yung mga pastor natin. Kailangan po natin ipanalangin ang ating mga leader, ang ating mga pastor. Dahil sila po ay napakaraming, abalang-abala po sila ngayon. Abalang-abala po ang ating mga pastor ngayon. At sila po ay ang daming dinadalang trabaho. Amen po. Tulungan po natin sila. Magpagbuhatan po tayo. Buhatin po natin ang ating mga pastor sa pananalangin. Amen po. Na breakthrough na po ngayon. Ngayon pong camp na to, tayo po ay maghahakot ng anointing. Tayo po ay sisip-sip ng anointing kasi hindi po natin kakayanin pag tayo ay walang anointing. Amen po, napakalaga po ngayon sa buhay natin, sa buhay ng Kristiyano, ang anointing. Amen po. Kailangan tayo ay mabuhusan ng langis. Amen po. Kaya po, napakalaking tulong po sa atin kung tayo po ay lahat ay makakasama sa camp. Amen po. Sabi po, kung babaeng balo ay sobrang kulit. Amen po. Sabi nga po dito sa 1 John chapter 5 verse 14 and 15, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa Kanyang kalooban. Yamang alam natin dinirinig nga niya tayo, alam din natin ibibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Amen po. Ang panalangin po ay napakalaga sa buhay natin. Maging lifestyle natin ang panalangin. Dahil doon sasagot ang Panginoon sa mga panalangin natin. Amen po. Tutugon ng Panginoon. Amen po. Sasagot ang Panginoon sa ating mga kahilingan. Amen po. Huwag po tayong mag-atubili. Sabi nga po dito sa 1 John 5, 14 and 15, amen po. Huwag po tayong mag-atubili. Amen po. At sabi nga po dito, napakalakas po ng ang the effectual, sabi nga po dito sa James 5 verse 16, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen po. Ang panalangin po ng mga matutuwid ay dinirinig ng Panginoon. Amen po. Kaya po tayo ay huwag titigil sa panalangin. Maging lifestyle natin ang prayer. Amen po. Yun lamang po at ito sa graduate po. Magandang gabi po sa bawat isa. At narito po rin tayo para po sa ating sama-samang pananalangin. Alam naman po natin kung gaano po ka-powerful po yung sama-samang pananalangin. At ang i-share ko po sa inyo, ito po ay sa Acts 12 po. At dito po ay makikita po natin yung pong sama-samang pananalangin po ng iglesia para po sa mahirap na sitwasyon ni Pedro nung siya ay nakakulong. Dito po sa verse 4 po ng chapter 12 po ng Acts, ay ang sabi po rito, pagkadakip kay Pedro, siya ay kinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Sa 5 po, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. So, yun po ang ginawa ng iglesia para po sa mahirap na sitwasyon po nung panahon po na si Pedro po ay kinulong. Siya po ay nakapiit nung pong mga panahon na yon
At ang tanging ginawa po ng iglesia ay ang sama-samang panalangin po. At ganun po, kapawirful po yung pong sama-samang panalangin. Dahil nga po sa hirap ng sitwasyon, imagine niyo po yung sitwasyon ni Pedro. Sabi nga rin po, sabi po nito sa verse 6 po, nang gabing bago iharap si Herodes, si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Imagine po, dun po siya natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Takagapos yan ng dalawang tanikala. At may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. So, ganun po ang sitwasyon po ni Pedro ng mga panahon na yun. Bukod sa siya ay nakatanikala, ay may mga nagbabantay pa po sa kanyang pagtulog. Maging sa labas po ng kulungan. So, ganun po kahirap at napaka-imposibleng sitwasyon po ni Pedro. Pero dahil po sa sama-samang pananalangin po ng kapatiran, ang Diyos po ay nagpadala ng anghel doon po sa lugar kung saan nakapiit si Pedro at doon ay kumilos ang Lord dahil po sa sama-samang pananalangin po ng iglesia. At nang dumating po ang anghel, siya po ay nilapitan at kinalabit ng anghel at bigla pong napatid yung pong tanikala sa kanya. Actually, dalawang tanikala po yun. Yung pong nakakabit kay Pedro. At siya po ay isinama ng anghel hanggang sa nakalabas po sila. Sa bilangguan, hindi po sila napansin ng mga, imagine po, nasa maximum security po siya. Matindi po yung bantay. Nakita niyo naman po yung maging pagtulong niya. Dalawang bantay, nakatanikala, at maging sa labas ng kulungan ay may bantay din po. Pero ano pong ginawa ng Diyos? Dahil po sa sama-samang pananalangin po ng kapatiran, siya po ay inilabas ng anghel. At hanggang sa inatid ng anghel, siya doon sa kung saan ay nagkakatipon po ang mga kapatid. So, ganun po ka-powerful ang prayer po natin kung tayo po ay sama-samang nananalangin. Naalala ko po tuloy nung po tayo ay nagka-camp, ilang taon na po ang nakalipas. Di po ba nung tayo ay nagka-camp, kasagsagan po ng bagyo, naalala po ninyo yun. At ang mata po ng bagyo ay, ito pong bagyong ito ay super typhoon. At ang daan po niya ay dito mismo sa Batangas at sa Manila. Pero kita po ninyo, yung sama-samang pananalangin po natin, ano po nangyari? Di po ba lumihis po yung bagyo or natunaw? Di po ba? Napaka-imposibleng sitwasyon. Pero ganun po, ka-powerful po yung sama-samang pananalangin. Kahit po yung bagyo ay susunod sa ating mga panalangin. At kaya nga po, manatili po tayong panalangin, sama-samang pananalangin every Friday. At napakalaking bagay po ito. Magpalakasan po tayo at magpanalanginan sa bawat isa. Sabi nga po sa Matthew 7:7, humingi kayo at kayo bibigyan. Humarap kayo at kayo makatatagpo. Humato kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makatatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So, ganun po, ka-powerful po yung mga prayer po natin. Kaya tayo po ay magpatuloy sa ating pananalangin, magpalakasan para po sa victory na sa para po sa katugunan po ng bawat ating po mga panalangin. At yun lang po yung may share ko at narito po si Sister Girlie po sa, para po sa pagpapatuloy. So, isa po yung mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Ganyan po, so kung masada po ang bawat isa. Alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay busy-busy sa paghahanda po sa atin nilalapit na kapit. Ano po? So, ano po? Ang share ko po sa inyo ay dun po sa John 15 verse 7. Ano po? Ito po ay familiar na po sa bawat po sa atin. Basahin ko po sa inyo si John chapter 15 verse 7. Sabi po niya dito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Alam niyo po, ito pong verse na to, ito po ay sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo nung Last Supper, nung time po na ang Panginoong Jesus ay malapit ng ipako sa krus. Alam niyo po, bago pa po mag Last Supper ay inire-ready na po ng Panginoong Jesus ang kanyang mga disipulo. Yung bago po siya mamatay, inihahanda na po niya ang kanyang mga disipulo. Alam niyo po, ang Panginoong Jesus, mas concerned po siya doon sa future, magiging future ng kanyang mga disipulo kaysa kanyang pagkamatay. Ganun po, kalaki ang malasakit ng Panginoong Jesus. Hindi niya iniintindi yung pagdaraanan niya. Ngayon, pinangako po ng Panginoong Jesus na ipapadala niya ang kanyang banal na espiritu upang mag-alaga sa kanila at tutulong sa lahat ng bagay. Nais po ng Panginoong Jesus na
yung kanyang mga disipulo ay manatiling tapat sa kanya hanggang sa kanyang pagkamatay. At nais din po ng Panginoong Jesus na ipagpatuloy po ng mga disipulo niya yung kanyang ministry. Ngayon sabi po niya dito, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ito ipagkakaloob. Ngayon, pag sinabi po na if you remain in me, kung kayo po ay mananatili sa akin, ang sabi po ng Panginoon, alam niyo po, ito po ay napaka-great promise ng Panginoon. Ito po ay hindi pangako sa lahat. Ito po ay pangako doon sa mga taong mananatili sa Kanya at mananatili yung salita niya sa kanyang puso. Amen po. Ngayon, gaya po nung sinabi po ng Panginoon doon po sa John 15, sabi po niya dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagana. Ngayon, inaasahan po ng Diyos sa ating mga Kristiyano na tayo po ay mamunga. Anong klaseng bunga? Fruit that will last. Yung bunga na mananatili. Amen po. Ngayon, pag sinabi na manatili kayo sa akin, kailangan nakadikit ka, nakakapit, ka doon sa puno, doon sa nagbibigay sa atin ng source of strength. Kaya na sabi po niya dito, yung mga tao hindi nananatili sa Panginoong Jesus ay itinatapon. Kaya in-encourage po tayo ng Panginoon, napakaganda po ng kanyang promise sa atin. Sabi niya, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang salita ko, ay hingin ninyo ang inyong maibigan at ito'y ibibigay ko. Ganon po ka ano yung great, yung promise ng Panginoon doon sa mananatili sa kanya. Amen po. Alam niyo po, tayo po, di po ba, pag may mga baguhan po tayo sa simbahan, lagi po nating sinasabi, magpatuloy ka lang kapatid. Ano po ba yung nakapalog doon sa magpatuloy ka lang kapatid? Di po sabihin, patuloy lang po tayong manatili sa Panginoon, yung walang iwanan. Kahit anong mangyari, hindi mo iiwanan yung gawain ng Panginoon. Yun po yung mga taong nananatili sa Panginoon. Yung promise lang ng Panginoon, yung pinanghahawakan mo. Alam niyo po, dumaan man tayo sa anumang bagyo, dumaan ka man sa kahirapan, sa kasalatan, sa sakit, mananatili pa rin po tayo sa Panginoong Jesus. Yun po yung mga taong nananatili sa Panginoon. Ngayon po, ang sabi po niya dito, meron pong the more faith and obedience you have, the more power your prayers will have, and the more fruitful your life will be. So, in order po tayo ay makapamunga, ang sabi po dito, kailangan ikaw ay nananatili sa Panginoon. Alam niyo po, ang isang purpose po ng panalangin ay para po tayo ay mamunga. Hindi po tayo makakapamunga kung hindi po tayo mananatili sa Panginoon. Ngayon, dito ko po, ang pangako po ito ng Panginoon ay hindi po sa lahat. Ito po ay para sa mga taong mananatili sa Kanya at yung salita po niya ay nananatili sa kanyang puso. Kaya po, wag po nating hayaan na yung salita ng Panginoon sa ating mga puso, yung natanim na salita ng Panginoon sa ating spirit, sa ating soul, sa ating body, ito po yung maghuhubog sa atin para po tayo ay mamunga. Wag po natin hayaan na mamatay ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Kaya nga po, yung salita ng Panginoon ay dinidiligan po natin yan palagi ng panalangin para po tayo ay maging isang mabungang Kristiyano. Amen po. Sige po, tayo po ay mag-worship. Ay sasamba habang mayroong lakas, pupulin kita, Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahangahanga. Hihinga sa'yo ako ay sasamba habang mayroong lakas, pupulihin kita, Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y itataas sila
Samahan mo kami, Lord. Salamat, yes, Lord. Lord, sa mga oras ito, Lord, ganilip up po namin, Lord, yan ang aming leadership, Lord, yan ang aming leader, Lord, yan. Yes, mga manggagawa mo, tapat na naglilingkod sa iyo, O Diyos, Lord, yan sa panguna. Ipastor Boy, O Lord, yan ang aming senior pastor, Lord, yan. Lord, ang dalangin namin, O Diyos, Lord, patuloy na patatagin mo po si Pastor Boy. Palawakin mo po, O Diyos, O Lord, ang nasasakupan niya, O Lord, yan.
Lord, yung mga ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanya, Lord God. Lord, patuloy na pagpalain mo, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God. Lord, lahat ng patungan ng kamay ni Pastor Boy, Lord, pagpalain mo, O Diyos, O Lord God. At dalangin namin, O Diyos, yung kalusugan niyo, Lord God. Lord, bantayan mo, O Diyos, ang aming Senior Pastor, Lord God. Lord, patnubayan mo siya, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God. Naingatan mo siya, Lord God. Sa bawat lakad niya, Lord God. Sa bawat pupuntahan niyang lugar, O Lord God. Pagpalain mo, O Diyos. At ingatan mo ang aming pastor, ang aming Senior Pastor, O Lord God. At Lord, maging ang kanyang mga mahal sa buhay, Lord God. Lord, andun yung patnubay mo sa kanyang mga mahal sa buhay, Lord God. Ingatan mo, O Diyos, O Lord God, ang kanyang mga kapatid na sa abroad, O Lord God, ang kanyang mga pamangkin at ang kanyang mga in-laws, O Lord God. Lord, ingatan mo sila, Lord God. Lord, i-bless mo sila, Lord God. Patuloy na pagpapala, O Diyos, sa pamilya nila, Pastor Boy, Lord God. Lord, nagdedeklara ka ng abundant life, prosperous life, O God, O Lord, sa buhay ni Pastor Boy at ang kanyang sambahayan, O Lord. At baby po, yung aming mga District Pastor, Lord God, bless mo, Lord God, ingatan mo, O Diyos, Lord God, ang aming mga district, O Lord God. Lord, hindi po, O Diyos, ang kanilang mga mahal sa buhay, ingatan mo, O Diyos, O Lord God. Lord, pagpalain mo sila, Lord God, i-bless mo, Lord God. Lord, yung mga pinagkatiwala mo sa kanila, Lord God, na ministry, Lord, pagpalain mo, O Diyos, at palawakin mo pa po, O Diyos, O Lord God. Lord, yung mga ministeryong pinagkatiwala mo sa kanila, Lord God. Lord, maging na ang aming mga elders, Lord God, Lord, Lord, yung board directors, Lord God, Lord, pagpalain mo, O Diyos, O Lord God. At dalangin namin, O Diyos, sama-sama, Lord God, Lord, na nagkakaisa, Lord God, sa Lord, sa mga, Lord, sa mga plano, O Diyos, Lord God. Ikaw ang manguna, Lord God, sa planong gagawin, O Lord God. Lord, i-bless mo, O Diyos, Lord God, yung mga Lord, activity, Lord God, Lord, ng aming mga leader, O Lord God. Lord, gayon po, O Diyos, O Lord God, yung mga pastor namin, mga workers, O Lord God, namin, Lord, ingatan mo, O Diyos, O Lord God. Patnubayan mo sila ng banal ng Espiritu, O Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, i-bless mo, O Diyos, Lord God, Lord. Lord, yung fundraising nila, Lord God, Lord, i-bless mo ito, O Diyos, O Lord God. Ang dalangin namin, O Diyos, Lord God, yung katagumpayan, O Diyos, Lord God, sa fundraising nila, O God. Salamat po, O Diyos, sa malilikom nila, Lord God. Lord, na magagamit ito, O Diyos, O Lord God, Lord, sa nalalapit na camp, O God. Lord, bless mo, O Diyos, O Lord God. Ingatan mo sila, Lord God, yung kalusugan nila, Lord God. Lord, bantayan mo, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, yung nalalapit namin camp, O God, yes, Lord, yes, na ngayon pa lang po, nakiklaim na po kami ng katagumpayan, yes, breakthrough, Lord, yes, God, yes, sa camp namin, yes, Lord, God. Lord, i-bless mo yung lugar, Lord God, yes, Lord, ingatan mo, O Diyos, ang bawat isa ng babiyahe, Lord God, patungo sa camp, O Lord, campsite, O God. At sa pangalan ni Jesus, ikaw ng mahal lang. Binawasa ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pagbiyahe ng mga nagsili na mag-camp, bitawan mo rin sa pangalan ni Jesus. Ikaw na nagbibigay ng kasalatan para pagbilan ang pagka-camp ng mga binili ng Panginoon. Bitawan mo mga yan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng sakit at karamdaman, bitawan mo ang mga lingkod ng Diyos at bitawan mo ang mga atin sa kama sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, nagdedeklara kami, Lord God, ng 1 Peter 2:24, O God, Lord, salamat po. Sa year 2000, O Lord, pinagaling mo na po, O Diyos, ang bawat isa, O God. Salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, Lord, sa iyo lang ang papuri, pagsapagpagalang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Masa pangalan po namin, aming Panginoong Jesus, tinataas po namin, Lord, ang bansang Pilipinas, O God. Lord, patuloy namin, Lord, na dinadalangin sa iyo, Lord, yung kaayusan ng bansang ito, Lord. Nakikita mo, Lord, yung sitwasyon ng bansang Pilipinas. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang magsaayos nito, Lord God. Lord, yung kahirapan, Lord, ito ay winawasak namin sa pangalan ng Jesus. Ikaw sa talas na naglalagay ng kahirapan sa bansang Pilipinas. Winawasak namin sa pangalan ng Espiritu ng pagtataas ng preso,
ikaw ay sinisira namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus at Lord, nagpapadaloy kami, Lord, ng prosperity, Lord, kasaganaan sa bansang Pilipinas, Lord. Salamat, Lord, kiniklaim na namin, Lord, yung kasaganaan sa bansang ito, Lord. Yes. Salamat po, aming Diyos. At gagawin din naman, Lord, iantas namin yung aming government, Lord. Yes. Iantas namin, Lord, yung aming mga nanunungkulan, Lord, mula po sa pinakamataas, Lord, na nanunungkulan hanggang sa pinakamababa, Lord. Ikaw, O God, ang magbigay ng guidance sa kanila, Lord. Yes. Guide mo sila, Lord, sa kailang mga trabaho, Lord. Bigyan mo sila ng wisdom, ng knowledge, Lord, sa pamahala, Lord, ng gobyerno namin, Lord. At kaguluhan na nilalagay mo Satanas sa gobyerno namin, ikaw ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, maging ikaw, Satanas, ng korupsyon, binawasak ka namin, ikaw ang naglalagay ng korupsyon sa government namin, binawasak namin sa pangalan. Maging, Lord, yung pong virus, Lord, na meron pa sa bansa ito, ito ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Maging, Lord, yung dengue, Lord, God, patuloy namin pong binawasak sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapadaloy kami ng complete healing, Lord, sa bawat mamamayan po ng bansa namin, Lord, God, yung pong mga naapektuhan ng COVID-19, mga dengue, Lord, nagpapadaloy kami, Lord, ng kagalingan mula ulo hanggang talampakan, Lord. Salamat, Lord, sa kagalingan po ng bawat mamayan po ng aming bansa. Lord, maging, Lord, yung daily Facebook live po ng Rema Peace po, Lord. Iatas po namin, Lord, yung mga nagtuturo po, yung mga pastor po namin, Lord. Ikaw magbigay ng wisdom, ng knowledge, patuloy, Lord. Nasamahan mo sila, Lord. Itago mo sila, Lord, sa lilikuran, Lord. At salita mo lamang, Lord, ang kailang masalita, Lord God. At ganyan din naman, Lord, sa bawat nakikinig, Lord, nabigyan mo ng bukas na puso, bukas na isip, Lord, bawat isa, at magrema, Lord, yung mga mensahe mo sa bawat isa, Lord. At salamat, Lord, maging, Lord, yung mga pangailangan po ng mga pastor namin, Lord. Ikaw ang nakakalam ng pangailangan ng bawat isa, Lord. Dalangin namin, Lord, i-provide mo, Lord, lahat ng pangailangan, Lord, ng mga pastor namin, Lord. Maging yung mga family nila, Lord. Alam mo yung sitwasyon ng bawat pastor namin, Lord. Lord, i-provide mo yung pangailangan ng family, Lord, pastor namin, Lord. Yes. Lord, ibuhos mo yung masaganang pagpapala sa bawat family, Lord, ng mga naglilingkod sa iyo, ng mga worker, ng mga pastor po namin, Lord. Salamat, Lord, at kiniklaim mo namin, Lord, yung prosperity, Lord, sa bawat family, Lord, ng mga pastor and worker namin, Lord. Salamat po, ganyan din naman, Lord, yung pong kayusan, Lord, ng bawat isa po, mga elder, mga member, Lord, ikaw, Lord, ang patuloy, Lord, ang magbigay ng kalakasan, Lord. Salamat po aming Diyos, at wala kaming may babalik sa iyo, Lord. Kundi ang pinakamataas na papuri, pagdaki at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, niyatasi po namin siyo, Panginoon. Lord God, yung mga kasamaan po namin, O Diyos, na Lord, nasa abroad, Panginoon. Dalangin namin, Ama, sa pangalan ni Jesus, na Lord, ingatan niyo po sila, O Diyos. Lord, ingatan mo sila sa amang po sila naroon, Panginoong lugar sa abroad. Ingatan mo sila, maging Lord, yung mga pamilya na iniwan nila, Panginoon. Alam mo, O Diyos, yung sakripisyo na binigay nila, Panginoon. Lord, para Panginoon sa pagkatrabaho nila sa abroad, Panginoon. Lord, sa panahon na sila, Panginoon, ay nanghihina, nalulungkot, ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-comfort sa kanila, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, pagpalaan mo yung mga tao ito, Panginoon, gamitin mo sila, Panginoon, sa iyong kaharian, O Diyos. At Lord, gawin niyo pa rin pong maging malinaw sa kanila kung ano yung purpose mo, Panginoon, kung bakit sila naroon. Lord, we declare prosperity, Panginoon, sa aming makasamang ito na nasa abroad, O Diyos. Mangyari na ba, Panginoon, ang kalaban niyo pa rin po sa buhay ng bawat isa kanila. Ngayon, Panginoon, nilalapit din po namin sa iyo, Panginoon. Lord, sa mga oras to, Lord God, yung mga may mga prayer request, Panginoon, sa mga oras to. Lord, ikaw ang nakakaalam, Panginoon, kung ano man, Lord, ang desire ng bawat isa, ang nilalaman ng puso ng bawat isa sa mga oras to. Dalangin ko po, Ama, na patuloy na katagpuin mo, O Diyos, ang mga desire ng bawat isa na nanonood, Panginoon, sa live nito. Panginoon, patuloy, O Diyos, na salamat, Panginoon, sa katugunan, Panginoon, ng mga panalangin, Panginoon, ng bawat isa sa mga oras to. Lord, sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na ako kami po mananalangin, manalig po kami. Yan po yung natanggap na po namin. Kaya, Lord, sa mga oras to, inaangkin na po namin, Panginoon, Lord, yung kasagutan sa mga panalangin ng bawat isa, Panginoon, na Lord, nanonood ng live nito sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Ganyan po, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, Lord, patuloy na natasin po namin siyo, Panginoon, ang aming senior pastor, Panginoon, si Pastor Boy. Lord, patuloy na inaakin po namin, Panginoon, ang kagalingan, Lord God, ni Pastor Boy na ipinagkaloob mo na, Panginoon. Lord, salamat po sa complete healing, Panginoon, ni Pastor Boy, physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Lord, patuloy, O Diyos, na ipagkaloob niyo po, Panginoon, sa aming senior pastor, Panginoon,
yung double portion of your anointing, Panginoon. Lord, patuloy, O Diyos, na palakasin mo siya sa araw-araw, Panginoon. Ingatan mo siya, Lord God, ang kanyang kalusugan, Panginoon. Lalo na ngayon, Panginoon, sa nalalapit namin camping, Panginoon. I-ready mo, Panginoon, ang aming senior pastor, Panginoon. Lord, gawin mo siyang sensitibo doon sa mga bagay na nais mo, Panginoon, na mangyari sa camping na ito. At salamat, Panginoon, sa divine protection mo sa kanya at maging sa kanyang sambayan sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Ganyan po, Ama, Lord, patuloy na diatasin po namin sa iyo, O Diyos, yung mga under construction, Panginoon, ng mga simbahan mo natin, Panginoon, sa abroad hanggang maging dito po sa lokal, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga simbahan na idadagdag po, Panginoon, dito po sa buong kabuuan ng Rema. Lord, yung prophecy mo na 1,000 churches every district, Panginoon, salamat po, O Diyos. Yes, at maging Lord sa mga manggagawa na ilalagay mo sa mga simbahan yan, Panginoon, salamat po, O Diyos. Ngayon pa lang, salamat po, O Diyos. At Lord, dalangin namin, Panginoon, sa mga lugar na yan, sa abroad, patuloy, O Diyos, na ngayon pa lang, Lord, ipadala mo na yung mga libo-libong anghel, Panginoon, maging ito po sa local, Panginoon. Patuloy, O Diyos, alam namin, Panginoon, na kalooban mo, Panginoon, na mag-expand, Panginoon, yung church planting, Panginoon, sa na visit, Panginoon, ng Rema, O God. Kaya Lord, ngayon pa lang, salamat po, O Diyos, at maging Lord, salamat sa mga mapoproduce, Panginoon, ng mga manggagawa, mga future pastor, workers, elders, Panginoon, future prayer warriors, future givers, Panginoon, salamat po, O Diyos. At sa pangalan ni Jesus, sinusuwayin namin lahat ng paghadla mo sa tanas sa mga simbahan na itatayo sa abroad at mag-isus sa lokal. Sa pangalan ni Jesus, kayo ng power, Rob Davis, principal, sinusuwayin in high places, winawasak namin kayo sa mga lugar na yan. Bitaw niyo sa tanas sa mga lugar na yan. At sinasara namin lahat ng mga portals mo sa tanas sa mga lugar na yan. Sa pangalan ni Jesus, bitaw niyo sa lugar na yan. Sa pangalan ni Jesus. Lord, ngayon pa lang po, O Diyos, nagpapakawalan na kami, Panginoon. Lord, ng katagumpayan sa mga lugar na yan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At patuloy, Panginoon, na mangyari nawa, Panginoon, ng kalaban mo sa mga lugar na yan. Sa pangalan na aming Panginoon Jesus. At Lord, sa mga oras po ito, Panginoon, patuloy, Lord, na pinasasalamatan pa rin po namin, Panginoon, Lord, yung sariling church building, Panginoon, ng buong kabuuan ng Rema, Panginoon. Lord, nananampalataya po ang bawat sa amin, Panginoon, na kalooban mo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay magkaroon ng sariling church building, O God. Maging Lord, yung bawat simbahan, Panginoon, Lord, nananampalataya kami, Panginoon, na bibigyan mo ng mga sariling sasakyan, Lord, yung bus, Panginoon, ang bawat simbahan mo, Panginoon, na hindi na kami, Panginoon, magrenta, Panginoon, every camp, Panginoon, dahil ang gusto mo, Panginoon, kami, Panginoon, ay komportable, Panginoon. Kaya, Lord, salamat ngayon, ngayon pa lang salamat, Panginoon. Lord, ang sabi mo, Panginoon, sa Ephesians 3:20, Panginoon, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaaring namin hilingin at isipin, Panginoon. Kaya, Lord, mangyayari nawa, Panginoon, ng kalooban mo, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang pinakamakaparehang Diyos na pinaglilingkuran namin at walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon, sa mga tao nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon. At patuloy, Panginoon, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ito po ang samot na langin namin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Sige po, worship po tayo. Jesus, kay buti mo, lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Jesus, kay buti mo, ang kabutihan mo ay tunay na dakila. Kahapon, ngayon, at kailan pa man, pag-ibig mo, Jesus, walang hanggan. Sa lahat kami ng pag-ibig mo, kay sa lahat mamalagi sa presensya mo, ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay na walang kapantay.
sa aming Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, ngayon pala, salamat sa Panginoon, alam namin, Panginoon, anuman ang mga naipanalangin namin sa mga oras to, ay dinig mo na, Panginoon. Yes. Kaya, Lord, ang dalangin namin, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na manatiling tapat, Panginoon. Yes. Manatiling tapat sa iyo, O Diyos, hanggang sa pagbabalik mo, Panginoon. At Lord, patuloy, Panginoon, na gawin mo lagi yung hawag puso namin sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw lang yung pinakasentro, Panginoon, ng laman ng aming mga puso, O God. Panginoon, salamat po, O Diyos, at anuman, Panginoon, aming mga naipanalangin. Sinisayahan po namin ito ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Salamat po, Ama. Ito po sa mga dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.